mga ginagawang hakbang dito sa impeachment na ito, sapagkat meron kaming iniiwasan na mangyayari. Hindi ko sinasabi na baka mangyari o mangyayari. Pero alam po ninyo, ang isang inasasan lamang ng ating saligang batas na magdeklara na kung ang isang gawain ng gobyerno, ng ahensya ng gobyerno o ng batas o ng Malacañang o sino man dito ay sang-ayon sa saligang batas o hindi sang-ayon ay Korte Suprema lamang. What the Supreme Court says as constitutional law is constitutional law. No one else can reverse it. Suppose we follow your line of action. Halimbawa, gagawin namin yan. Susunod kami sa gusto ninyo kahit na gusto namin at susunod kami. At makikita ng Korte Suprema na magiging arbitrary itong hukom na ito. At ideklara nila itong prosesong ito na unconstitutional. Saan tayo pupunta? At saan? If I may po, nag-agree. Saan? Saan? Please answer lang. In fact po, sa totoo lang, nilaban na po ng Senadong ito yan noon. Hindi namin sinasabi na walang privilege po. Ang sinasabi lang naman po namin, hindi siya absolute. Nilaban ng Senado ang privilege na yan nung panahon ng Senate versus Ermita. Ang sabi ni Presidente Arroyo, hindi pwedeng mag-appear dito because of EO 464 ang mga cabinet members niya. Nilaban ng Senado po, sabi ng Senado, that is impinging on the prerogative and the powers of the congressional investigation. Is there a chance na magka-clash po ba noon yung executive at ang legislative? Meron po. Pero tingin ng Senado kasi, tama kami, mag-i-investigate kami ng Hilo Garci, mag-i-investigate kami ng NBN, at hindi pwedeng mag-issue si Ginang Arroyo ng isang blanket na privilege, Executive Order 464, na defunct na ang buong Senado. Lumaban na po tayo niyan, at kasama po ako sa petition na yan nung panahong yun, at in fact, nanaig po tayo doon. So sa akin po, of course, there's always that pag-agam-agam na pwedeng may mangyari. Kaya lang ang sabi ng Senado noon, kahit may ganun tayong pag-agam-agam, ilaban natin kasi karapatan at poder ng Senado yun. Yung din lang po, wala kami sinasabi na walang privilege ang judiciary, ang legislative at ang executive. Ang sinasabi lang po namin, huwag naman maabuso ang ganong pribilehyo ng confidentiality, lalo na kung ang issue po ay isang paglabag sa code of conduct ng judiciary. Yun na po ang aking masasabi totoo po dyan. Totoo po yun, sinasabi niyo. Pinaglaban namin yan. Pero sino ba ang nagdesisyon? Sino ang nagdesisyon po? Ang Korte Suprema. Noon, hindi sila nasasangkot. Ang nasasangkot ay ang Senado at ang Ehekutibo. Pinasyahan nila yun. Pero ngayon, ang mangyayari, ang masasangkot ang Senado at ang Korte Suprema mismo. Ngayon, una, pag ginawa natin yan, pupunta ang kaso doon. Madedelay ito. Gusto ninyong tapusin itong kaso na ito bago dumating ang mahal na araw. Tama po. Di ba? Siyempre pupunta yun sa Korte Suprema. Ngayon, para pasyahan, kung papasyahan nila. Yun nga po ang iniiwasan namin dahil gusto namin tugunan yung kagustuhan ninyo na matapos ito bago maging mahal na araw. Ngayon, kung gusto ninyo yan, kung yun ang utos ng hukom sa akin, gagawin ko. Padadalan ko ng subpoena si Justice Sereno, lahat ng mga magistrado sa Korte Suprema. Kung gusto niyo, yun ang gusto ng husgad, rin na ito. Iimbitahin ko lahat sila rito. Pero kung hindi sila papayag, at sasabihin nila, you are doing an unconstitutional act. Ano ngayon ang remedyo po ninyo?
Sa ganang amin lang po, yung administrative, at least yung administrative aspects po, sana po ay hindi po nating hayaan na ma-cover po yan ng confidentiality. Kahit pa man, igiit na ng Korte Suprema ng deliberative process nila. Kaya nga po kami nagpapakahirap. Halos hindi kami nananghalian para pag-usapan itong mga bagay na ito. Hindi lang po kayong interesado eh. I understand po. Oo. Kami rin interesado na pangalagaan namin ang kapangyarihan ng impeachment court. Pero kinakalibrate po namin ang galaw namin dito para sa ganon ay hindi magkabulyaso, masisira ang sistema ng gobyerno natin. Hindi tayo po ang magdudusa ang taong bayan. Mr. President, yes. Senator Lacson and I are preventing Senator Ronaldson from standing up. So may we recognize Senator Miriam Defensor Santiago again for the continuation.